What's up guys? So welcome back to my YouTube channel. So nandito po tayo sa unbox and review series. Pero today wala naman po tayo ng unbox. Magre-review lang po tayo ng mga items na nabili ko before na alam kong magagamit ko at kailangan ko. Kasi syempre guys, kailangan natin mag-level up minsan and mag-invest at mag-kumpleto ng mga gamit na kailangan natin. So, nakapaglinis na po ako and i-share ko po sa inyo at ipapakita yung setup ko kung ano po yung mga ginagamit ko sa pag-e-edit, pagre-record at kung ano-ano pa. Kasi ako guys, gusto ko organize yung gamit ko para mabilis ko nahahanap at nakikita yung mga kailangan ko. Lalo na pag galing ako ng photoshoot, gusto ko pagdating ko kumpleto yung gamit ko, wala na akong hahanapin. At syempre guys, para comfortable ang ating working station, kailangan natin ayusin to. So ayun guys, ipapakita ko na po sa inyo ang ating setup. Let's go guys. Okay guys, so we're done. Ipapakita ko po sa inyo isa-isa yung mga items na nabili natin. So isa po sa mga nabili natin is itong keyboard and mouse. Siguro nabili ko siya ng 400 plus kasama po yung shipping fee. And 2 months na po sa akin to. So far wala naman pong problem and working pa rin siya. So kung gusto niyo po mapanood yung full review nito guys, nakagawa na po ako ng video and vlog dito. Check nyo lang po dito. So may kasama po itong mouse. Yung mouse natin working pa rin naman po and smooth pa rin po siya. Umiilaw din to guys and so far, okay pa at wala pa rin pong problem. So, mukhang okay naman siya guys gamitin. And then, meron tayong binili na headset na Bad Wolf. Ang bili ko dito is siguro 500 plus kasama po yung shipping fee. And then, ito guys, meron din pong LED light to. So, maganda naman po yung tunog niya at matibay naman po. Next is ito guys. Kailangan na kailangan ko kasi itong ports na to kasi kulang po ako sa mga USB port and sobrang mura lang nito guys, promise. At saka ang cute niya, umiilaw siya. 89 pesos lang to sa Lazada and nagwo-work naman po siya kasi yung ibang USB port guys, pag nag saksak po kayo ng keyboard and mouse, hindi po gumagana. Ito kasi guys, gumagana siya. Kahit ano pong isaksak nyo, USB, mouse, keyboard, or headset. Yan guys, so gumagana siya. Yung mouse natin, gumagana din. Yung headset natin, gumagana din po. And then, ito naman guys, yung V8 natin. Ginagamit po namin to kapag nag-i-stream and nag-vlog. So, gagawa po ka ng separate review po dito para maituro sa inyo kung paano gamitin at kung okay po siyang gamitin. Next is Slim Portable DVD Writer. So, ito galing siyang Hong Kong. LG yung tatak niya. Padala lang sa akin ng mami ko. And saktong-sakto guys kasi itong laptop na gamit namin, wala siyang DVD writer. So, buti na lang meron, padala si mami. Thank you, ma'am. And then, ito guys, galing Dubai. Ito yung ginagamit natin sa pag-i-stream and edit. So, okay naman siyang gamitin, mabilis. And, slim lang siya. Ayan siya, guys. By the way, shout out to Kuya Justin and Rita. Ingat kayo dyan. And then, meron tayong mic stand. Ito, guys, second hand lang to. Para pa rin siyang brand new kasi hindi naman siya masyado nagamit. And naka-box pa at kumpleto naman, walang damage. Ito, nabili ko to kay Clark Cunanan, yung dating bahista ni Juan Carlos. So, ito naman, galing Hong Kong, ito yung ginagamit nating speaker. Malakas naman siya and maganda yung tunog niya. So, gamit na gamit ko siya. And then, next is itong quick charger. Body, ito ang ginagamit natin sa mga ano natin, LED light. Minsan pag nagcha-charge ako ng phone ko
And then, ginagamit ko rin siya sa fan ng laptop. So, ito yung fan ng laptop natin. So, kung kulang po kayo ng port, pwede po kayong gumamit ng charger. Okay guys, so ito naman po yung monitor natin. And super love ko tong monitor na to kasi sobrang andami niyang nagagawa. Ang tatak niya is Dell. And then itong bilog na nakikita nyo, pwede nyo pong ilagay yung mga wire nyo dyan para sama-sama and hindi makalat. Kasi ako talaga ayaw ko yung may nakikita ako nakakalat na wire. So buti meron siyang ganyan. And then, ito galing pong Hong Kong. Padala ng mami ko. And ayan guys, ito po, pwede nyo siyang ibaba. Pwede nyo rin po siyang itaas. Na-adjust po siya. And then sa likod, meron po siyang pindutan. Kapag kinlik nyo po, ayan guys, pwede po siyang nakaganyan. Na-slant nyo po yung monitor. And then, ang gusto ko pa dito guys is pwede nyo po siyang itagilid. So kung gusto nyo pong nakatayo, i-flip nyo lang po or iikot nyo. So ayan na siya guys, diba? Astig. Super cool! Yung last natin guys is itong cooling pad or fan ng laptop. Ito guys na aangat to para iwas pulog or dulas ng laptop pag nakaslant siya. Kasi ito guys na a-adjust yung likod niya, pwede nyo po siyang itayo. So dalawa siya. Kung gusto nyo medyo mababa at sakto lang, ito yung gagamitin nyo. Pero pag gusto nyo super taas nung pagkakaslant niya, gamitin nyo po itong nasa baba. So na-adjust siya ng 3 beses po. Depende po sa inyo. Ako kasi medyo tinataasan ko para hindi talaga mag-init yung laptop para may space. And syempre guys, yung mga wires dito ko nilalagay sa ilalim, kaya po inaangat ko siya. So ganito po yung itsura niya guys. Ayan siya, pinapasok ko sa ilalim yung wires para hindi masyado kita yung mga kalat. So ito guys, umiilaw to. And then ayan siya, ganyan yung itsura niya kapag nakaslant. Ayan yung ilaw niya. So, working naman siya. Hindi ko lang alam kung magkano siya nabili. Kasi hindi ako yung bumili nito. Ayan po siya. So, okay naman siya guys. Matagal na to sa akin. Mga siguro may mga 5 months na. So, working pa naman siya. And then, eto guys. Ang kagandahan nito, meron siyang iniikot dito. Or ano ba, switch. Basta ganun. Meron siyang ina-adjust dyan para mag-open yung fan or hinaan. By the way guys, ito nga pala yung dati nating working station. And lahat po na nakikita nyo dyan, working pa rin. And ginagamit ko pa rin po to kapag nag-e-edit ako, nag-photoshop. And lahat po ng files ko kapag nag-photoshoot ako and nag-video, nakasave dyan. And then sa side na to, nandyan lahat na mga kailangan ko, mga ballpen, tape, notebook, and then ito ang ating Bluetooth headset. So, ayan guys, ito yung dating working station and ito po yung glow up. So, ayun lang guys. I hope you like this video. And kung hindi pa po kayo nakakasubscribe, subscribe na po kayo sa channel ko. And syempre guys, bago matapos ang ating video, ilagay na natin ang ating nabiling gaming chair para complete setup na po tayo sa ating working station. So that's it for today guys. Time for montage. Bye!
watching, and don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates.